So, yung pagtatanim naman ito mga kulay, tatlo, apat na piraso lang ng buto. So, ganyan lang. Tapos, didiin na lang natin. Tapos, isang dangkal lang halos ang pagitan nito. Kasi kung nilalaglag to, kung inararo to, halos isang sukat lang ng paa ang pagitan. So yan mga kulay, isang magandang hapon po. So ngayon po, andito po ako sa may Red Hat F1. So ito po yung aking ceiling tanim na ceiling pula. Ayan, so ngayon kasi mga kakulay, may ginagawa kami dito. Dahil ito nga ay medyo palipas na dahil magtatagulan na. So para masulit din namin at hindi masayang naman yung mga bunga niya na natitira, tataniman na lang po namin ito ng okra sa kanyang pagitan. So, pagitan isang plot po ng sili yung aming gawa dito para magkaroon siya ng daan pagka lumaki ang okra. So, tamang-tama pag lumaki ang okra, palipas na itong sili dahil magtatagulan na, medyo mahina kasi sa ulanan itong Red Hat. Lalo na dito sa lugar namin, pagka nasa Kapatagan po talaga ang sili, medyo madali po ang buhay. So, ngayon po, ang tatanim ko pong okra ay papakita ko po sa inyo kung anong klaseng buto. So, unang ginawa ko pala dito mga kakulay, pinadamuhan ko muna siya. So, makikita nyo malinis tong kanyang ilalim. So, yung isang tudling po ng sili na yan, dito po itatanim yung okra. Tapos, nagpagitan po ako ng isa. Ito naman po yung maging space nung daanan. So, dito na po ulit kami nagpalinis. Ayan. So, pagitan isang plot. Tapos, ang tanim po ng okra, pisngian po. So, paano nga ba yung pisngian? Ang pisngian po, kabilaan po siya. So, dikit po. So, dito po ang isa. At dito naman po sa kabilang gilid yung isa. Ayan, isang tudling ng okra diretso po. Tapos, pagitan. Tapos, tanim ulit. Para magkaroon siya ng space. Tamang-tama. Pagka malapit ng pumitas ng okra, wala na tong sili. So, sigurado to, umpan ngayon June, so July, meron na rin naman pipitasin dito. So makikita nyo nga medyo tinamaan na siya dahil sa pag-uulan. At dito nga sa lupa na medyo kalupaan to. Ayun, tapos inispiran ko siya ng pamatay damo ng Kojak bago ko siya taniman para pag habang lumalabas yung ating okra, hindi na po siya masyadong dadamuhin okra. So meron po tayong kasama dito, si Kuya Dado. At binubutasan na po niya at ako po yung magtatanim, maglalaglag ng buto. So ganyan po ang layo nung aking tanim na okra, halos isang dangkal. Tatlo hanggang apat na buto ang aking laglag dito. So isang kilo pong okra to yung itatanim namin, diretso po yung bisngian. So ito makikita nyo medyo madamo, pero inispiran ko na po yung kahapon para hindi na po damuhin itong ating okra. So makikita nyo medyo madilaw-dilaw na rin naman yung damo. Tamang-tama yan pagka ito po ay naitanim namin ngayon at maulan ulit mamaya. Masisiksik po yung lupa at tamang-tama yung ating inispray na pamatay demo ay may epekto na din. So ito nga pala yung aking itatanim na okra. So ito po siya yung smooth green. Ayan, smooth green po siya na east west. Ayan, so isang kilo po yan ang mauubos dito sa aking tinaniman ng sili. So abangan nyo yung aking pag-alaga dito kung ano yung mga discarte din at mga lason na aking ginagamit dito. So medyo na-excite akong gawin to ng video kasi ngayon pa lang ako nagkaroon ng video na to tukol dito sa pagtatanim ng okra. So gusto kong mag-share para naman po sa mga small nating farmers na meron tanim pong okra, meron po may share sa inyo. So ito na po yung ating itatanim na buto na okra. So first generation po ito, hindi po siya second generation o binuto lang. Ito nga pala yung smooth green na to ay hindi po siya yung nagkakaroon ng palikpik. Kasi dalawang klase po kasi ang okra na aking nakita. Yung ibang okra po ay meron po siyang palikpik kung tawagin, at ang hugis ito ay kudrado. So ito naman bilog lang po siya. At ito po yung karaniwan natin nakikita sa mga palengke, itong smooth green mula po to sa SWS. So isang kilo po nito ay 1180 po ang isang kilo ngayon sa Agri Supply. Ayan, so ayan yung ating nagbubutas ngayon. Tapos lalaglagan natin yung kanyang pinaglagyan.
So habang nagpapatubo tayo ng okra, mauubos pa natin itong mga bungang sili na to at mapipitasan pa ho para hindi rin naman sayang. So tsaka na lang tatanggalin to pag ito po ay talagang panahon na ng tag-ulan. So August po yan, July, August. Makikita nyo meron na nga siyang mga natutuyo. Bubunutin na lang po yan pag malalaki na po ang okra at kailangan na po talagang tanggalin. So yung pagtatanim naman ito mga kulay, 3-4 na piraso lang ng buto. So ganyan lang. Tapos didiin na lang natin. Tapos isang dangkal lang halos ang pagitan nito. Kasi kung nilalaglag to, kung inararo to, halos isang sukat lang ng paa ang pagitan. Ayan, so ganyan lang siya. So itong proseso na to, lalo na pagka naulan to ay lalabas agad, lalo na ito nga. Kung di man umulan, lalabas pa rin siya at basa naman ang lupa. So mas maganda pa rin na maanuhan siya ng ulan para sa ganun tumubo agad siya. Ayan, so 3-4. So kailangan natin siksikin niya para hindi siya masyadong hanginin. So kailangan niya sundan ng paa. So tinatapakan ko siya para masiksik. Apat. So ito po, marami po akong gustong i-share sa inyo dito sa pag-alaga ng okra. Sana subaybayan niyo po ito, lalo na po ito para habang lumalaki siya masundan niyo po. Na itong okra naman, kaya hindi ko na siya inalis yung sili, nanghihinayang naman kasi at marami pang bunga, marami pa pong bunga na hilaw. So pipitasin pa po namin yan para siya pa rin. So yung okra naman din naman masailan niya sa taniman. Ayan, di ko na lang din pinaararo kasi pag pinaararo to masisira po kasi ang sili at baka matuluyan. So abangan niyo po yung aking update dito sa ating okra pagka ito'y tumubo na. Ayan, so 4 to 5 days siya lilitaw. So sana maulan din para dire-diretso yung kanyang paglabas. So kailangan natin siksikin talaga yan para kung magugat man siya, hindi siya awang-awang o hanginin kung tawagin. Ayan. So yun, hanggang dito na lang po yung video na to at ako'y magtatanim na. So makikita nyo medyo masama na naman ang panahon, baka abot na kami ng ulan. Ayan, so sana subaybayan nyo po yung ating okra at marami po akong isishare sa inyo na into para hindi tayo abutan ng ulan, may talim natin bago bumuhos ang ulan. So makikita nyo maalinsangan pero puwapatak na po agad yung ulan. So alas magti 3 o'clock po ng hapon nagsimula kasi sobrang init kanina. Ayan, so yun mga kulay, maraming salamat.